Magandang tanghali, Pilipinas, and magandang tanghali mga kaloyalista sa bayan. Ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com at live po tayo dito sa Canada. So, it's Black Saturday dyan mga kaloy. Kapon pala is Good Fridays. Okay? Good Fridays din sa Pilipinas. So, nasabi ko kagabi ay, Black Friday. Black Friday pala dito tuwing November. Okay? So, it's Good Friday pala kahapon dyan, and then now is Black Saturday. So, yun, kumusta mga kaloy? So, ang pag-uusapan naman natin ngayon mga kaloy, okay? Ito yung mga puting ahas, okay? Ni Maharlika, di ba? Sino kaya itong mga suspect natin, okay? Na mga puting ahas kung saan nagbigay ng information sa kanya, okay? Hindi naman lahat po ay bumibingo si Maharlika sa mga kanyang sinasabi, right? Maraming nagsasabi na sino kaya itong puting ahas ni Maharlika, and isa-isahin po natin sila mga kaloy. Sino yung top 5, okay, na puting ahas ni Maharlika, okay, base sa ating analysis, okay? So yan, shoutout kay Jai at welcome back pala kay Liz, okay, and kay Jazz Ventura, kay Ramchang, at saka sa mga moderator natin. Shoutout din kay Lee. Sabi ni Lee, Kaloy Roy, Maharlikan pa rin ako. Neutral lang ako sa inyong dalawa. Yeah. Noted po yan, Lee. Ang sa akin lang is if yung mga Maharlikans, okay, ay manggugulo dito, then this channel is not really for you. Okay? Kung ayaw niyong makinig, and then you can go to the to the channel of Maharlika. Right? Yun lang. Ang sa akin lang kasi, huwag niyong i-flood yung chat box kung saan yung mga matitinong viewers, gusto ko sana mabasa ang kanilang komento, pero nanggugulo lang kayo dito. Diba? Yun yung, accept na lang na ayaw niyo na sa channel na ito. Diba? Hindi naman din kayo welcome kung manggugulo kayo. And sa mga nanonood po, please do, don't forget to like, kasi nga, nasa-shadow ban po tayo ng YouTube. Okay? Kasi mas marami yung mga nag-dislike, so hindi siya i-endorse ng YouTube. So, konti lang yung mga kapanood. May iba nga dyan, nagsabi na, bakit ngayon ka lang bumalik sa YouTube? Eh, sabi ko, matagal naman ako, everyday naman, halos everyday ako nagbablog, baka hindi mo ako nakikita sa feeds mo. Kasi nga, yun po yung algorithm ng YouTube. So, you have to like. Okay? So, yun na nga, if you really want to support me and this channel, at yung pinaglaban natin para sa karapatan ng taong bayan, mag-like na kayo at mag-share ng video. And maraming salamat talaga dun sa nagpatuloy na sumuporta sa ating adikain. Okay? And, yun. Sino sa tingin nyo ang mga puting ahas nitong si Maharlika? Okay? Nandun na yung tatlo na mga personality, diba? Itong si Aimee, si Martin Antandar, si Bongo, sinong number one sa kanila na puting ahas? Okay, so isulat nilang dyan mga kaloys, kung sino sa tingin nyo yung puting ahas ni Maharlika. Okay? So ibig sabihin nun, ito yung mga nag-feed kay Maharlika ng mga information. Hindi totoo lahat. Okay, may ibang na talaga na questionable. Ito din ba yung nagpa-uso ng Polboron video, itong mga puting ahas na ito. Bakit nasama si Aimee? So, isulat nyo dyan mga kaloys kung sino yung mga puting ahas nyo. Yan, shoutout kay June Bog and kay Nover. Thank you for joining us. So, excited na ba kayo mga kaloys? Malaman ang ating puting ahas. Sino ba nandito na moderator? Yan, shoutout kay Ma'am Melodia Yoshida and kay Liz Vergara. Yan, thank you for joining us. Sino pa nandito? Ayan, kay Junicio Doron. Sabi ni Junicio, bakit ka nagkaganon? Anong nangyari sa'yo? Actually, mga kaloys, sabi ko sa inyo, di ba, na paulit-ulit na lang na ayaw kong matulad sa kanila, okay, na yung ipinaglaban ay yung interest ng mga politiko. Right? Hindi lang na-appoint yung politiko na gusto niya, isulong, eh nagwawala na at gumagawa na ng mga fake news. Right? Hindi po ako ganun. Eh, di bali na hindi kami magkaibigan kaysa lulukohin ko yung sarili ko at lukohin ko yung mga viewers ko. Okay? I hope that's clear. So, sa mga hindi nakapanood na ating previous live discussion, ito po yung
bakit natag itong si Maharlika as NPA, right? Matagal na bang naamoy nitong si ano, si Liza ang pagkatao ni Maharlika? Pareho ba kami ng pangamoy ni Liza? So panoorin niyo mga kalois, and maraming salamat talaga sa Team Replay. So saan tayo magsimula mga kalois dito? Ay, huwag niyo palang kalimutan ang ating live survey. Itong katanungan natin mga kalois, okay? Ayon sa inyong observation and analysis, naniwala ba kayong ang mga politikong... Naniwala ba kayong mga politiko din ang nasa likod ni Maharlika para sibakin si BBM? 55% ng ating viewers nagsasabi na hindi. 45% nagsabi na oo. So bakit? Yun yung sagot nyo. Right? Bakit hindi? Right? Bakit hindi politiko? Are you sure na hindi politiko ang nag-feed kay Maharlika ng mga information? Diba? Nasa Amerika siya. Right? Paano niya malaman kung walang nag-feed? Eh bakit ngayon siya yung isinusulong ng mga politikong against kay BBM? Siya yung in-endorse. Look at Harry Roque now. Naging reference niya si Maharlika. Right? So, ano sa tingin yung mga kalois? So, pakitype na lang dyan. Kung hindi ka nakaabot sa ating live, dyan lang sa comment section, and mamaya sasagutin ko rin ito mga kalois. I-share ko rin sa inyo kung bakit yun yung sagot ko. Okay. So, number 4 sa ating listahan na sa tingin natin ay yun yung puting ahas ni Maharlika. Okay? You have to know mga kalois na nasa US siya. The only way for her to know, okay, yung mga kaganapan, lalo na sa Malacanang, ay dahil sa mga politiko din. Right? Or yung mga na-appoint na mga politiko, yung mga may mga vested interest din, na gustong pabagsakin ang Bongbong Marcos administration. Diba? Kasi nakita nila na, oy, yung Stinking Pinoy ay talagang pro-Liza talaga yon. Ito namang si Sas ay nag-antay lang pala na ma-appoint pero hindi na-appoint. Ayun, nag-antay BBM. Diba? So, itong naman si Pebbles Kunanan, diba? Isang addict galing Japan, right? Bumalik ng Pilipinas, akala ay ma-appoint. Yun pala, ay hindi. Na-itsapuera. Matagal na palang gustong ma-itsapuera ni Liza. Right? Sino ba naman gusto maging BFF na isang addict? Right? So, yun, parang itong si Kunanan, makakasira to sa BBM administration, ligwakin na natin. Diba? So, pareho ba yung pananaw natin sa kanila? Eh, hindi, mga kalois. Kasi nga, or yung adikain natin, pareho ba? Hindi. Kasi nung campaign period, mga kalois, sinuportahan natin si Bongbong Marcos, ang unit team, na hindi umaasa ng kapalit ng appointment. Diba? Magpa-appoint ka, or may isa kang politiko na sinusulong na ipa-appoint. Kasi ang mangyari kasi mga ganito, kalois, pag alam ng mga gustong ma-appoint, okay, eh, syempre, close ka kay Liza, may picture ka eh, feeling mo, ano, diba? So, itong gusto magpa-appoint, o-offeran ka, diba? Sabi na rin ni Maharlika na may offer daw sa kanya ng 2 million, hindi doon niya tinanggap. Weh. Diba, doon palang nag-question ako, hindi doon niya tinanggap. Tapos, galit na doon isang ali sa kanya. Diba? Eh, nung nagsabi ako na kakasuhan ko yung taga-Dubai, and ikaw, pwede rin mong kasuhan, ang unang tanong talaga niya, kikita ba tayo dyan? As in, doon talaga yung parang nag-red flag ako na parang, kikita ba tayo dyan? Hindi niya iniisip mga kalois na mabigyan siya ng hustisya doon sa mga paninira sa kanya. Diba? Sa kanya, kikita ba tayo dyan? Sabi ko, uy, bakit ganun yung ano niya, line ng ano ng tanong? Right? So, it's all about money. So, ito mga kalois, ito ay base, okay, dun sa aming mga pinag-usapan sa likod ng camera. It's really up to you. Sabi ko nga sa inyo, bago kayo maging panatiko, kaibiganan mo muna in person. Pero hindi yan basta-basta magkipagkaibigan, okay? Ang daming beses niya naging plastic sa ibang mga followers niya. Anyway, mga kalois, let's start with number 5. Sino sa tingin yung mga kalois? Yan, shoutout kay Ram Chang. Yan, Jai, sino sa tingin nyo ang number 5 na puting ahas ni Maharlika? Okay?
So, ilan ba sa akin dito? Ito sa listahan ko. 1, 2, 3, 4. Okay. Sino sa tingin niyo ang puting ahas ni Maharlika? Sabi ni Liz, planado na ang matrix ng ahas na yan para mapaniwala ang mga viewers. Actually, magaling talaga yung Duterte administration when it comes to yung sa social media, di ba? Ang galing nila mag-alaga. Pero dahil nga may nakuha sila na blogger na mag-ano rin para sa kanila, di ba? Ibubulgar din sila tulad ni Ninio Barsaga, ay nalaman natin na ganun pala talaga. May bayaran pala talagang nangyari. Right? Sabi ni Lori, ngayon mamayagpag sila sa views pero ano ang effect niyan sa taong madali maniniwala, kawawa. Sabi ni Lori, go-go-go lang Kaloy Roy, pero nakakahinala yan kasi may date pa, dati pa. Sabi ni Lori, madali kasing magsabi ng di totoo sa huli talo. Actually mga Kaloy, diba in-explain ko na sa inyo na yung mga naging totoo na sinabi ni Maharlika tulad ng may nasibak. Pero yung hindi naman lahat ha, tulad ni Bersamin, sabi niya masisibak na, wala naman. Boyeng Grimulya, di ba? Na parang ang akala natin ay 50-50 na, di ba? Ayun pala, nakabalik pero hindi siya nag-react. Kasi nakuryente siya about it. Even Bersamin, nakuryente siya. Right? So, nung sinabi nga sa akin, may ano ka ba dyan? May topic na pwede natin gawin issue. Sabi ko, bakit ganun? Right? So, sabi ko, gumagawa din pala to ng mga istorya. Right? Nagsisinungaling din to kasi alam niyang uto-uto ang kanyang mga followers na kahit anong sasabihin niya, dahil nga bumingo siya dun sa mga ilan, ay ganun na din bibingo, no? Ako nga, na naging friend niya sa likod ng camera, hindi nga ako niya na uto. Okay? Tulad ng mga ibang topic niya. Right? Pero dahil nga nakilala natin talaga siya, kung sino siya, lumiit yung probability dun sa mga sinasabi niya. Bumabaliktad. Kasi siya ang source natin in the first place, right? Yung credibility niya is nandoon, pero later on nalaman natin na ano pala to, may sinusulong talaga. Right? The reason na naging anti-Liza is hindi nga napagbigyan na ma-appoint si Glenn Chong. At sinabi niya yun na minessage niya si Liza about it. And then, hindi na reply si Liza. Doon na nagsimula ang, di ba, paghiwalay nila ng landas. Okay? Sino yung number 5 sa inyo, mga Kaloy? Sa tingin nyo na puting ahas ni Maharlika. Ito, mga Kaloy, ay base lang sa aking analysis. Okay? Kasi nga, di ba, nag-ano rin tayo, iniisip din natin na sino kaya yung nagbigay sa kanya ng information na ganito. Kasi ang alam natin di ba yung mga staff or dating appointee ni Digong ay tinatanggal. Dapat nga sisihin nila itong si Maharlika na bakit natanggal kami dahil sa bunganga mo, di ba? Na napagkamalan kami tuloy ang puting ahas mo. Di ba? So, sino sa tingin niyo mga Kalois ang number 5 na puting ahas ni Maharlika? Okay. Ayan, mga Kaloy, sino sa tingin nyo? Walang sagot? May mga viewers pa ba? Sabi ni Liz Vergara, ang sagot ko dyan, oo. Pero sabi niya, marami din mga puting ahas sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito lang ang top 5 lang, mga Kaloy, sa bakit ko nasabi na ito? Okay, bakit sabi ko na ito ang magbibigay ng information? Sabi ni, hindi ko mabasa LTL, I love you to focus on what is needed or what's beneficial for the good of the country than to make other bloggers as your content. Sabi ni Jai, Martyr and Danar ang number 1 si Roy. Uy, bingo. Papareho kaya kami ng analysis ni Jai? Diba? Sabi ni Liz, imposible kung hindi mga politiko ang nagbibigay ng source. Sabi ni Nover, in the end, si Maharlika ang kawawa dyan. Pwede kasi siyang traitor rin ng mga kakampi niya ngayon. Diba? Sacrificial lamb nga, sabi ko nga sa inyo. Ano talaga sa kanya, ang gugurgur sa kanya, ay yung kapwa rin niya, anti-BBM. Diba? Para pagbintangan ang BBM administration.
Right? Diba? Kaya sabi ko nga, eh, pinasok niya yan, pinasok niya yung gulo na yan, eh, dapat handa siya. Pero sa tingin ko, eh, sabi niya, ipaglaban ko kahit isang kahit isang buhay lang, isa lang ang buhay natin, kaya kaya kong i-offer sa taong bayan. Weh, somon nga iniiwasan mo eh. Diba? So wala kang isang salita. Bakit hindi mo sagutin yung somon? Right? Bakit umiiwas ka? Diba? Yun yung last topic natin eh. Diba? So anyway mga kalois, ang number 5 na aking nakikita, okay, base na rin sa ating pag-analyze, kung sino yung mga puting ahas niya. Hindi ko pa naggawa yung ano mga kalois, yung matrix talaga. Okay? Pero gagawin ko yan. Ito lang is gusto kong malaman din yung side niyo para makompile natin and then, yun na nga, i-ano natin yung matrix. Pwedeng magbago kasi, okay, yung matrix natin, base na rin sa inyong, ano, analysis. Okay? Sabi ni Nover, dami nila Roy, nila si Roy. Actually, mga kalois, titingnan lang natin yung mga may power, may access. Okay? Kasi yun yung way na makakakuha siya ng information eh. There's no other way. Okay? Nasa Amerika siya eh. Right? So parang ginugroom nila na ito yung magiging center natin kasi si Sas nga nag-aaral, tapos si Sas hindi kasi ganun ka-effective si Sas yung mga parang chismis. Si Sas kasi is more on technical things, right? Na parang ito yung nakalagay dito, ito yung i-discuss ko, nakasulat talaga yan. Okay? Kaya nga mas credible si Sas eh. Kaya lang, may vested interest din si Sas. Bakit ang tagal niya bago siya nagsalita tungkol dun sa sinasabi niyang plano ni Mel Robles at saka ni Thinking Pinoy? Diba? Eh bago pa pala yung election, eh alam na niya yun. Bakit hinayaan niya yun? Kasi nga, nag-antay siya ng opportunity na ma-appoint siya. Kasi kung na-appoint yun siya, hindi yan magsasalita. So ibig sabihin nun, hindi para talaga sa taong bayan ang kanilang sadya, kundi pera. Right? Kaya binubulja ko yan si Sas, di ba? Sinabi ko yung red flag sa kanya. Di ba? Hindi pa ba obvious yun? Bakit ang tagal? Sabi niya, ay, baka magurgur siya. Come on! Di ba? Yun yung mapalusot eh. Right? If you are really for the motherland, dapat sinabi mo na yun doon. Di ba? Nag-antay Arcos ka na, kaagad. Right? Bakit inaantay mo pang pagkakataon? Di ba? Katrayduran po yung ginagawa ni Sas. Pero anyway, yun na nga, ginugroom na nila ngayon si Maharlika para yung information ay ma-centralize. Bakit hindi si Banat Bay? Eh wala naman tayong tiwala din kay Banat Bay, di ba? Unang-una, di ba, kinontra niya si Sarah. Sinong mag-ano? Di ba? Sinong, parang walang tiwala itong grupo ni Sarah kay Banat Bay. Yun yung for sure. Okay? So, bakit si Maharlika? Okay, sige, number 5. Okay, huwag na natin patagalin mga kalois. Number 5, sabi ni Ramchang, Andanar, and Bongo, and Aimee. Yan, shoutout kay JC Crew and kay Joey Helgeson. Mga kalois, huwag nyo nilang burahin yung mga nagko-comment basta walang mga nonsense na mga words. Okay, kung gusto lang nilang sabihin ang kanilang ano, hayaan lang natin muna silang, hayaan natin basahin. Basta wag lang yung mga nonsense na word, pag mga word na hindi naman talaga kailangan natin dito sa topic na ito, yun yung tagang burahin mo. Pero pag mayroon, di ba, pwede natin basahin. Yan, shoutout kay Ma'am Jane. Ayan, gising pa si Ma'am Jane. Alam kong alauna na, okay, 1 a.m. na dyan sa New York area, okay? So, ang number 5 natin, mga kalois. Walang nakasagot. Sinong number 5? Wala. Lagyan yung mga kalois anong number ba sa top 5 na puting ahas ni Maharlika. Okay. Number 5. Yung top 1 talaga yung ano ha, yung number 1 source talaga ni Maharlika. Yung talaga nag-feed. Okay? Na dapat talagang tingnan din ng BBM administration on how to go about this list. Okay. Number 5 sa aking listahan ay walang iba kundi hulaan niyo mga kalois. Si Sara Duterte. Okay. Bakit si Sara Duterte? Bakit
Number 5 si Sara Duterte. Hindi siya yung number 1 ha, number 5 siya sa aking listahan. Bakit si Sara Duterte? Okay, ganito kasi mga kalois. Ito kasing si Sara Duterte ay cabinet member ni Bongbong Marcos. So kung magkaroon ng cabinet meeting, syempre may alam yan si Sara. Okay? Pero the fact na nagalit na itong si Liza kay Sara, kasi nga hinayaan nga lang ni Sara ang kanyang magulang at ang kanyang kapatid na sirain si Bongbong Marcos. Just imagine na, cabinet member ka ni Bongbong Marcos, bakit hinayaan mo? Diba? Or otherwise, mag-resign ka na lang bilang cabinet member ni Bongbong Marcos. And that's a clear cut that you're against BBM. Right? Hindi pa ba obvious yung action ni Liza na hindi mapagkatiwalaan si Sara? Kaya, ini-snub niya si Sara. Diba? Kasi nga, kung ano yung pinag-usapan ng cabinet members na dyan si Sara, pwede niyang masabi dun sa kampo niya. Diba? Siyempre, kahit diba, sabi nila na hindi daw magkasundo si Sara at saka yung tatay niya, eh well, kadugo pa rin nila yan. Diba? The fact na nandun siya sa mga rally, the fact na si Sara ay nandun din sa rally ni Kibuloy na pre-rally daw pero puno ng pagmumura. Diba? Sinong binubudol nila? Right? Hindi dapat lagyan ng prayer rally. Dapat rally na lang. Okay? Kasi kung lagyan ng prayer rally, pambubudulin. Nagdarasal ba talaga kayo dun? Right? That's a clear budol. Right? So para sa akin, number 5 siya na magiging source na information ni Maharlika. Nagets niyo mga kalays? Yan. Ano muna kayo dyan mga kalays? Comment kayo daw. Comment kayo dyan. Okay? Agree ba kayo mga kalays? Kasi siya yung ano eh, pag magkaroon ng cabinet meeting, kasama si Sara. So malaman niya yung ano yung mga plano ng administration. Right? And the fact nga na hindi pinaglaban ni Sara si Bongbong Marcos eh. Diba? Part ako ng BBM administration. Diba? Hayaan na natin si Bongbong Marcos. Huwag kayong magsalita ng ganyan kung wala kayong evidence. Pero tahimik lang siya. Namamangka siya sa dalawang ilog. Yun lang ibig sabihin nun. Diba? Right? So, yun mga kalays. Yun yung sabi ko sa inyo mga kalays na yun yung basis sa ating analysis. Okay? Sabi ni Ernie, nako, nakalimutan mo lagyan ng question mark ang title mo. That will be a libelous statement. Well, sabi ko nga sa inyo dito, di ba? Kahit hindi ko nalagyan yan, pero sabi ko nga sa inyo, analysis and opinion, right? Tingnan mo yung title ng aking ano. Lahat naman dito ay nag-analyze lang po tayo. Alam nyo yan. Alam mo ba yan, Ernie? Di ba? Right? Sabi ni Jay, possible si Sara for number 5. I agree with you, Kaloy Roy. Nag-analyze lang man tayo dito. May connection ba ako sa mga politiko? Wala. Right? Alam ko, Ernie, ikaw po ay anti-bagong lipunan, di ba? Kung kahit sinong sinasabi mo dyan. Right? Hindi ka magwawagi sa mga arguments mo. Kung gusto mo, umakyat ka, tayo magdedebate dito. Gusto mo? Right? So, ayan mga kalois. So, ito yung basis sa aking analysis, ano opinion, parati naman talagang ganun. Right? Ang nakikita ko na number 5 na puting ahas si Maharlika. Sino sa tingin nyo ang number 4? Agree ba kayo dito kayo sa aking number 5? Siyempre, cabinet member siya eh. Magkakaroon talaga siya ng information. Right? Makakahindi ba siya? Kung sisingilin siya ng kampo ng mga anti-BBM, ng mga DDS about information? Do you think? Ano sa tingin mo mga kalois? So, ayan, number 4 natin. Okay, sino yung number 4 natin na puting ahas? Na posibleng puting ahas
Ni Maharlika. Pakitype dyan mga kalois. Kasi binabasa ko rin yung mga ano eh. Mga... Ano yun? Mga comment. Sabi ni Ernie Bahas, Sir Roy, buhayin na natin ang Let's Sara. Actually, Ernie, diba, in-explain ko na sa inyo to. Yung Let's Sara lead. Come on. Yung Let's Sara lead, unang-unang portion pa lang yun. Diba, ng ating paging kritiko. Kasi nakikita natin na si Bongbong Marcos hindi talaga kagaya ng kanyang ama, Marcos Sr. Kaya nag-ano tayo ng Let's Sara lead. Diba? Kasi nakikita natin na itong si Liza talaga ang pinakamalakas. Okay? Namamahala talaga sa ating bansa ngayon. Okay? Pero, later on, nung nakita na natin si Sara on how mag-ano siya, sasagot siya dun sa mga nagtatanong sa kanya, lalo na yung confidential fund. Teka, di ba? Akala natin na pareho siya dun katapang dun sa mga nakikita natin. Teka, hindi pala siya presidentiable. Right? Yun yung nakikita natin. Kaya na, tinigil ko na yun. Right? Hindi mo ba na... Nasaan ka ba? Diniscuss ko yan sa inyo. Bakit tinigil ko yung ano, di ba? Let's Sara lead. So, Ernie, wala na yon, tapos na yon. Sabi ni AP Journal, dapat tanggalin na lang ni BBM CSD kasi hindi naman siya effective. Tama lang sinabi ni FL, ni FL CSD. Kasi hindi naman kinukontrol pa niya panira. Yan na nga eh. Bilang cabinet member, may respeto ka sa nag-appoint sa'yo, sino yung boss mo. Di ba, pagsabihin mo lang pamilya mo na, ano, di ba, na, ay, wag na kayong magsalita ng ganyan. Di ba, sabi ko nga sa inyong mga kalois, kasi nga, ang nagsusulong ng ICC ay mga dilawan. Di ba? Dahil sa action ng mga dilawan, gusto talaga nilang makulong itong si Duterte dahil sa ginawa niya, sa term niya, ang sinisisi ngayon ay si Bongbong Marcos. Gusto ni nila na aaway ni Bongbong Marcos itong mga dilawan. Eh tayo nga, Marcos Senior Loyalist, nadidismaya nga tayo, di ba? Na, bakit nandyan pa rin yung Ninoy Aquino International Airport? Dapat palitan na yung pangalan na yan. Kasi nga, hanggat nandyan ang pangalan ni Ninoy Aquino, di ba, masama ang iyong ama, Bongbong Marcos. Parang inaccept mo yung history ng dilawan na masama ang iyong ama. Alam mong hindi, masama ang iyong ama. Di ba? Yun pa lang eh. Di ba? Maano na tayo, mainis na tayo kay Bongbong Marcos. Sabi ni Japet, wala na pong Let's Sara lead. Okay? Antay na lang kayo sa 2028. Okay? Sabi ni Caroline, Sara doesn't have any leadership qualities. Pangloka lang siya. I agree with you. Okay, Caroline. Sabi ni Ape Journal, pangloka lang si Sada, hindi niya. Actually mga kalis, nakipagtalo na ako dyan before, during the time nung 2016, di ba kasi Miriam Santiago ako. So hindi talaga binoto si Digong. Sabi ko nga, kung si Digong ay baluarte niya ang Davao, tapos mag-national siya, sa tingin niya, di ba kaya niya yung ibang mga malalakas din na mapolitiko? Hindi. Di ba? Hindi niya kaya. Kasi wala nga siyang national na exposure eh. Right? So, ano nangyari? Yun yung point ko eh. Hindi kagaya ni ano, hindi kagaya ni Marcos Sr., talagang dumaan talaga siya. Naging congressman, naging senator, di ba? Naging Senate president pa siya. Saka siya naging president. Right? So, nakilatis na niya kung sino yung mga senator, na ano niya. Right? Ganun na experience. Hindi yung from this level biglang aangat. Hindi talaga niya kaya. Magsanib pwersa yung ibang mga baluarte against sa kanya. Wala. Right? So, sino yung number 4? Kasi number 5 sa atin, si Sara. Ernie, basahin mo yung ano, yung ating title. Siguro dito sa picture, hindi ko nilagyan ng question mark. Pero basahin mo yung ating title, question mark po yan. Okay?
Matrix ng puting ahas ni Maharlika, kasama ba si Amy Marcos, Andanar, at Bongo? Okay. Meron ba siyang puting ahas si Maharlika? Yes, sinasabi niya yun. Right? Sino yung puting ahas? Base sa ating analysis. Kasi hindi naman niya sasabihin yun, sino yung puting ahas niya. Yun yung point natin sa ating live na ito. Okay? Sabi ni Ram Chang, number 4 si Panelo. Number 4 si Roque. Sabi pala ni Jay, si Roque, si Panelo pala number 4. Right? Sabi ni Jane Pearl, number 4 si Bongo Caloyroy. Okay. Number 4 ko. Walang iba kundi si, wait lang ah. Nasaan ba yung number 4 ko? Wait lang makalisa. Number 4 ko na puting ahas ay walang iba kundi si Vic Rodriguez. Okay, bakit ko nasabi na si Vic Rodriguez? Okay. Ganito kasi mga kalois. Naalala nyo yung may tatlong application or mga applicants. Okay? Application form na sinulatan ng mga applicants. Di ba mga blogger yun sila? Okay. So, nung tinanong ko sila, na, saan sa tingin nyo galing yung information ni Maharlika na nag-apply kayo para i-appoint? Ang sabi nila, wala namang ibang naka-honor yun, nakakaalam, kundi si Attorney Vic Rodriguez. Hmm. Naalala nyo yung tatlong blogger na may CV? Naalala nyo yun? Eh, sino bang may access dun? Right? Sino ba yung, ano, secretary? Dati, executive secretary. And the way itong dalawa na ito mag-uusap, there's something. Kasi nga, di ba nung mga ibang topic ni, ano, ni Maharlika, ay yung sa magazine na saksi. Minsan, nauuna pa si Maharlika kaysa saksi na magazine. Kung saan ay na-link din ito si Vic Rodriguez. Di ba? Yung saksi na magazine. Saksi ngayon ba yun? Something? Right? So, kaya para sa akin, may mga information na alam ni Attorney Vic for sure. Di ba? Malaking probability din na nakukuha ni Maharlika. Nagets niyo mga kalois? Sabi ni Lovely Scent, siguro may white side si PBBM. Ang strong and high intelligent. Kaya siguro ayaw niya paalis marami siya sa Pinas priorities. Sabi ni Dante, 4 can be yung katabi ni Sarah during prayer rally, si Amy. Well, para sa akin, number 4, si Attorney Vic Rodriguez. Kasi dun nga sa application form na yon, wala akong ibang pinagdudahan. Right? And may nasabi nga si Maharlika sa akin, di ba, na dual citizen siya. Bakit? What for? Is it in preparation na ma-appoint siya, sabi ng mga bloggers, bilang ano dyan, head sa LA? Ano yung term? General something? Di ba may position yung diniscuss natin mga kalais? Yung sa LA? Di ba? Is it because of that? If ever man may application si Maharlika, baka tinago ni Attorney Vic Rodriguez. Right? Basta yun yung reason ko bakit siya number 4. Kasi bago to umalis si Attorney Vic, syempre marami yung siyang connection na nandyan pa. Kaya siguro, may valid reason itong si Liza na tanggalin lahat yung mga na-appoint ni Vic Rodriguez. Kasi pwede sila maging spy eh. Kasi utang na loob nila kay Vic Rodriguez na na-appoint sila. It's valid. Valid reason yun. Kung wala kang tiwala kay Vic, syempre, tatanggalin mo yung mga na-appoint. Nagets yung point ko mga kalois? Sabi ni Jane, you're right, Kaloy Roy. Naalala niyo mga kalois yung CV ng mga, or application form ng mga blogger na, di ba, nag-a-apply sila? Eh, saan niya nakuha yun? Right? Sabi ni Jay, nasa ako solid forever, Kaloy, from Philippines, just Ventura at hindi plastic.
Sabi ni Jess, ang ating kalakayan ay kasing init ng sikat ng araw. Kain po tayo. Klesia, thank you, Jess. Okay, so, sino ang inyong number 3 sa listahan ng puting ahas? Okay, sa tingin nyo, si ni Maharlika. Okay, tayo po dito ay nag-analyze lang po, okay? That's very clear. At opinion lang po ito. So, ayan. Number 3 sa aking listahan ay walang iba kundi si Aimee Marcos. Oh, di ba? Bakit si Aimee Marcos ay puting ahas? Okay. Ganito kasi yan, mga kalois. Nung kwento ni Maharlika about dun sa polboron or yung sa Shabu, di ba, na nasend ni Aimee sa kanya na text na until now, walang maipakita si Maharlika ng evidence na nandun talaga yun, sinabi ni Aimee. Nung sinabi ni Maharlika na magsasalita siya end of March about Aimee, bakit hindi natuloy? Nagets nyo? Right? Bakit itong si ano, si Aimee ay nagsasabi na ang nakapalibot sa aking kapatid ay masasamang ano? Diba? But for a fact, mga kalois, ito talagang si Aimee ay ayaw na ayaw ni Liza. Okay? Yun talaga ang katotohanan. Diba? So, hindi talaga ito magkasundo. And walang tiwala si Liza kay Aimee. Kasi nga, si Aimee ay connected kay Duterte. Na ayaw ni Liza. Right? Tingnan mo ngayon, mas pinili ni Aimee ang mga Duterte kaysa mga Marcos. Diba? San ka pa nun? Tapos sabihin, eh, kasi para sa bayan yung si Aimee. Come on! Bakit naglabas na ba siya na kanyang resibo, na kanyang MOE? Hindi. So, para sa bayan ba talaga siya? Hindi. Hindi pa ba malinaw yun? Si Marcos ba talaga? Si Aimee ba talaga? Isang Marcos? Panoorin niyo ito, mga kalois. Video 276. A year ago ko pa yan. Diba? Sabi dito, Bongbong gave a clue. So, panoorin niyo, mga kalois, sa mga hindi nakapanood. Isang Marcos ba talaga si Aimee? O isang... Right? So, bakit siya naging puting ahas ni Maharlika? Kasi nga, mga kalois, kung basihan mo yung sinabi ni Maharlika, eh, di ba nag-text nga si Aimee sa kanya about Shabu? And hindi yun idinenay ni Aimee. Hindi siya nag-react about it. Even yung sinabi ni Duterte na bangag si Bongbong Marcos, tahimik si Aimee. Ano ibig sabihin nun? Diba? Anong ibig sabihin nun? So, mapagkatiwalaan ni Aimee itong si Maharlika. Nag-guess niyo, mga kalois? Are they really for the Filipino people? No. Para sa kanilang mga interests. Right? So, ano pa yung mga information na kayang ibigay ni Aimee? Well, diba? Siyempre, itong si Aimee, marami din siyang kaibigan. Okay? Na malamang ay nasa in-between. Okay? Kasi isa siyang, ano diba, isa siyang kapatid ni Bongbong Marcos. Right? Eh ngayon, diba, sinabi niya, eh, mas ano pa siya sa mga Duterte. I don't know, baka naitsapwera na itong si Aimee. Diba? Kasi kung sabihin niya na maka-Duterte siya, pwede niyang sabihin, okay, yung mga nalalaman niya para lang mabligwak itong si Bongbong Marcos at maging presidente ang kanyang BFF daw na si Sara. Diba, mga kalois? Kaya number 3 sa akin siya na puting ahas. Lalo na pag sinasabi about doon sa Shabu, pero hindi pa natin na-confirm kung talagang totoo yung sinabi ni Maharlika kasi nga walang evidence na may pakipigita. Hanggang sabi-sabi na lang. Right? Sino ang number 2 na puting ahas sa tingin niyo, mga kalois?
Sabi ni Ernesto Olvido, siguro nasilaw na rin sa offer ni Liza Smugs, basta pagdating talaga sa pera, tabla-tabla na. Kung milyon nga naman papasok sa account mo, di bali na mabali ang panindigan sa pera. In the first place, may offer ba talaga si Liza? Kanino? Right? So if you're talking na ako tumanggap ng pera, yun po ay fake news. Parati kong sinasabi sa inyo, ayoko po maging kawatan. Okay? Ayaw ko po tumanggap ng perang nakaw. Di bali nang mag-work ako ng 16 hours, di ba? Sigurado naman akong malinis yung perang tinatanggap ko at walang kasamang karma kasi pinagpaguran ko. Huwag niyo akong itulad sa ibang mga vloggers. May connection ba ako sa mga politiko? Wala. Okay? Sabi ni Ernie, nonsense analysis. You said Marlika have a dual citizen in her preparation to get appointed. Haven't you heard that maintaining dual citizenship? Ernie, nasaan ka ba nung in-explain ko sa iyo itong dual citizenship? Bakit hindi ba pwedeng itago na may dual citizenship siya? Diba? Kukunchaban niya yung mag-appoint sa kanya. Hindi ba pwede? Yes or no? Hindi ba pwede? Yes or no? Sumagot ka. Pwede, di ba? Pwede nilang itago. Right? Sabi ni APT Journal, Kaloy, is it possible sa 2028 magkampihan si Amy at SD against the endorsement? Of sure na yan. Okay? Kasi nga, dineclare na ni Amy na talagang Duterte talaga siya. Okay? So siguro alam na yan ni former First Lady Imelda Marcos na baka alam din siguro ni Amy na hindi siya isang Marcos. yun lang ang ano natin na baka buminggo tayo sa ating analysis dito, mga kalos. Diba? Right? Ano ba ang nagawang masama ng kanyang kapatid? Sa kanya? Diba? Dahil ba hindi siya pinapakinggan dahil nga mas magaling itong si Liza kaysa kanya? Di ba? Ano bang malaking kasalanan, Amy, nang nagawa ni Bongbong Marcos sa inyo? Yan na, tanong, anong, sagutin mo. Sabi niyo, kasi itong Duterte ang nagpalibing. Come on, Amy. Sino ba ang first president na nag-attempt na ilibing ang ama mo sa libingan ng mga bayani? Di ba si Erap? Nakalimutan mo yun? Right? Pero kung talagang sa Pilipino ka, Amy, kahit inipanalibing yan ni Duterte, ang inyong ama, pero kung priority mo ang interest ng taong bayan at hindi yung interest ng kasama mong politiko, di ba? Doon ka sa tama, hindi doon sa politiko. Hindi, himod. Alam mo na, di ba? Kaya sabi ko, di ba dati pa, na itong si Amy talaga isang budol na ate talaga. Right? Anong nagawang malaking kasalanan ni BBM sa'yo? Right? Tinitira ka ba niya? The fact na hindi ka umalma dun sa sinabi ni Digong na bangag si Bongbong Marcos, anong klase kang kapatid? Di ba? Pero yun tong number 3 na ahas talaga, mga kalois. Okay? Puting ahas ni Maharlika para sa akin. Ang number 2 natin ay, sabi ni 707, kulto ni Bukiki kaya Bukiki na lang sila maniniwala. Kaya nga, if you think na nonsense yung sinasabi ko dito, go to the other side. Okay? Hindi naman kayo invited dito sa channel ko eh. Just ignore my channel and that's it. Right? Wala naman kami pakialam kung magpaka-auto kayo forever dun eh. Walang ebidensya mapakita eh. Naging friend nga ako eh. Sa likod ng camera kayo, naging friend ba kayo? Right? Hindi. Oh. See? Anyway, mga kalays, let's go to number 2. Okay? Para sa akin, ang number 2, walang iba kundi si... Ano yung number 2 niyo, mga kalays? Sulat niyo dyan, bago tayo mag number 2. Sino sa tingin niyo ang number 2? Sa picture na ito, dalawa na lang. Okay? Dalawa na lang ang natira. Si Andanar or si Bongo? Sino sa tingin nyo, base sa yung analysis, ang ating number 2 na puting ahas ni Maharlika?
Sino sa tingin niyo? Sabi ni Madel Pinay in Canada, baka hindi nabigyan ng mana si Amy? Baka hindi nga siya totoong Marcos. Diba? Diyan di, kung ang argument mo is, pero ano ang ginawa ni BBM? Ang ano kasi is, yung ipinaglaban ba ni Amy ay para sa taong bayan talaga? Hindi. Kasi patunayan niya na para sa taong bayan talaga siya. Eh kung yung MOE niya na resibo, ipakita muna niya. And that's it. Para talaga sa taong bayan si Amy. Pero hindi niya gagawin ni Amy yun kasi nga, it will be Amy against all the senators na corrupt. Nag-gets yung point ko. Hindi niya gagawin yun. So, sinong kakapit ng taong bayan? Wala. Okay? So, sino ang number 2 sa inyo tingin mo nga, Kaloy? Sabi ni Jane si Sass. Sino pa ang gustong manghula sa number 2? Dalawa lang pipilian mo, ha? Andanar or Bongo. Sino sa tingin nyo? Okay. So, ang number 2 para sa akin, mga Kalois, na nagbibigay ng information ka, Maharlika, ay walang iba kundi si Bongo. Bakit? Okay. Sa search ko dito, mga Kalois, Bongo versus New Barsaga. Bakit ko nasabi na si Bongo ang number 2 na pwedeng magbigay ng information ka, Maharlika? Bakit, mga Kalois? Ganito kasi yan, mga Kalois. Diba? Ang revelation ni Ninio Barzaga, sabi niya, na ang nagpupondo daw sa mga vloggers na DDS na mag-isko ay si Bongo. Imagine na. Para suporta ang source natin, si Ninio Barzaga, sabihin naman nila, may sakit yan sa utak. Kasuhan niyo muna and let Ninio prove himself sa court na may sakit nga talaga siya sa utak. And we'll go from there. Ngayon, nag-gets niyo? Huwag niyong palusot yung si Ninio ka, naniniwa ka Ninio kasi may mental ano niya. Patunayan niya sa court eh. Diba? Para i-accept ng judge kung talagang may sira talaga siya sa utak. Pero until now, wala. May sabihin na, talagang itong si ano, malakas talagang loob nitong si Ninio. Okay, Bongo ang sinabi ni Ninio para mag-isko ang mga DDS. Okay, nag-gets niyo yung ano, mga Kalois, ngayon? Kaya pala itong si mga banat ba, itong mga Isconians, dahil sa pera. I-idolize niyo pa yung ganun. Pera niyo, pinababayan dito sa mga vloggers na to, tapos i-idolize niyo, para kayong tanga, di ba? Ginigisa kayo sa sarili yung mantika. Right? Sabi niya ni Ninio Barzaga, Bongo talaga. Sabi niya, itong si Bato daw, ay kuripot daw. Kape lang daw ang binabibigay. Pagpupunta ka daw sa office ni Bongo, Bato, kape lang daw ang binibigay, sabi ni Ninio Barzaga. Pero sabi ni Ninio Barzaga, during the time of Duterte, hindi daw si Duterte mismo ang nagbigay, pero taga Malacanang daw ang nagbibigay sa kanya ng sahod, pati kay Moka, si Moka daw ang pinakamalaking sweldo. Kaya sabi ko nga, mga Kalois, sana itong BBM administration, imbestigahan nila. I-lifestyle check nila si Moka Uzon at yan si Banat Bay. Okay? Sana. Okay? Yun yung ano. Kasi nga, sabi ninyo, si Moka talaga ang pinakamalaki na sahod galing sa Malacanang. Kung galing sa Malacanang ang pera, kaninong pera galing yun? Eh, sa kaban ng taong bayan. Diba? Hindi pa ba obvious? Right? Bongo. Okay. Bakit ko nasabi na may connection si Bongo at si Maharlika? O, mapagkita ko sa inyong video, mga Kalois. Okay? Ito lang. Ito yung source natin ng ating pag-analyze. Okay. Handa na ba kayo, mga Kalois? Wait lang, ha. I-check ko muna yung aking source kung nandito na ba yon. Wait lang, ha. Kasi mga Kalois, doon din ako nagulat. Teka, bakit niya na-mention na ganun? Okay, ito yung video, mga Kalois. Tulungan niyo akong mag-analyze dito sa video na ito kasi
na bigkas ni Maharlika ang bongo na salita. Okay? Wait lang mga kalisa. Okay, eto na. Eto na! Eto na! Eto sa... Wait lang. Philippine Squirts! Okay. Wait lang ha. Hindi ko pala ito na-prepare mga kalois. Ano ba yan? Bakit? Pero boses to ni Maharlika mga kalois. Okay, wait lang. Bakit hindi ko ito maano? Wait lang mga kalois ha. Mag-ano tayo? Maggawa tayo ulit ng isa para marinig, makita nyo talaga yung mukha niya mga kalois. Okay? Hindi pala ito Windows Capture. Media. Wait lang. Media source. Ayan. So, dito talaga mga kalois, magugulat talaga ko. Bakit niya na-mention yung bongo? Diba? Pag nag-bongo ka ng manok. Ayan. Yeah, ayan na si ano. Na kailangan na rin ka ng pera. Pero, idol niyo, diba? Mga Maharlika. Pag na hindi ka nag-bongo na mga babae. Eto, saksak ko sa bagay. Ang NPA niyong idol. Na ako na, away ka dito, kakasuhan kita. Kahit umuwi ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Eto, sabi ng batas. Nakinig ka. Philippines Courts. Okay? Ang korte ng Pilipinas cannot charge none. Okay. So, pakinggan natin ito mga kalois. Kasi ito yung rant niya kay Banat Bay. Okay? Nung nag-away sila ni Banat Bay, tinapik ko na to. Pero ito talaga mga kalois, dito talaga ay napasok yung pangalan ni Bongo. Bakit? Okay? So, let's hear Maharlika. Okay? Pag nag-bundo ka ng manok, I get it. Na kailangan natin kumita ng pera. Pero... huwag ka magmamalinis na hindi ka nagbubugaw ng mga babae. Eto, saksak ko sa baga mo. Sana bago ka nagngak-ngak, natakutin ako na, away ka dito, kakasuhan kita. Kahit umuwi ako dyan, hindi mo ako makakasuhan. Why? Ayun. So, very confident siya. Di ba? Na kahit gagawa siya ng ano. Kasi, di ba, nasa konsensya mo na lang yan eh. Na akala niya, kung magngak-ngak siya, hindi siya makasuhan sa Pilipinas. Eh ngayon, di ba, dalawang designer. 'Di ba? Kaya 'yung sigurong reason kung bakit ang lakas ng loob niyang manira dito sa mga designer, 'di ba? Nililink talaga kay Lisa na ikaw kakambi ka ni Lisa, ganon, 'di ba? Pero tinapik ko ba 'yun mga kalois? Hindi. Kahit na sabi niya i-echo mo 'yung ano ko. Right? Hindi ko tinapik kasi nga parang malayo mas katotohanan eh. Wala ka naman ng evidence, right? Ito sabi ng batas, nakinig ka. Philippine Courts. Okay? Ang korte ng Pilipinas cannot charge non-resident defendants with Eh ano ka ngayon? Ito yung reason niya, hindi siya ma-charge. Eh ano ka ngayon, 'di ba? Right? Kay Quinones at saka kay Abel Bacolio, ano ka ngayon eh? Ang lakas ng loob mo, bakit hindi mo i-accept yung summon? Bakit iniiwasan mo? Bakit NPA ka na sa LA, right? Kung talagang may katotohanan yung pinagsasabi mo. Criminal defamation. So, ibig sabihin, kahit paulit-ulit kitang sabihin, dahil totoo naman na ikaw ay isang bugaw. Bugaw. Ibinubugaw mo si Mocha, ibinubugaw mo mga kababaihan, hindi mo ako makakasuhan. Ito yung sinasabi nung wala akong argument. Kasi hindi ako isang hindi kaya na karma ito si Maharlika. Akala kasi niya, na hindi siya makabangga ng isang tao na kayang gumastos para kasuhan siya sa Amerika. Right? Ayun. Balikan mo yung sinabi mo, Maharlika. Right? Hindi ako makakasuhan kasi na... Ayun. Ito? Diba? Musta ka naman? Sumbong mamaya kay Bongo, ha? Ayun. Sumbong ka mamaya kay Bongo. So, bakit nung menensyon itong ni Ninio Barzaga na may isang taga-Malacanang na nagbabayad sa kanya ng 100,000 per month, kinumpute natin yun for 6 years, ang laki, milyones talaga mga kalois. Ha? Malinis yun, walang tax deduction yun mga kalois. Right? Tapos okay lang sa inyo. Diba? Na ganun? DDS pa rin kami, DDS. Diba? Para kayong mga tanje eh. So, yun na nga, nagulat ako bakit mention si Bongo. Ganito kasi yan mga kalais. Kung pareho kayo inalagaan ni Bongo,
Pareho kayong dalawa, ha? Inalagaan. Parang tatay niyo, di ba? Na magsusumbong tong isa ba? Ay, naaway ako ni ano, Bongo. Di ba? Bakit magsusumbong si Banat Bay kay Bongo? Para pagsabihan si Maharlika. See the connection? Di ba? Nag-gets niyo mga kalois? Right? Magsusumbong ka naman kay Bongo. So, ibig sabihin nun, may case si Bongo pagsabihan si Maharlika. Kasi nga, kung totoo talaga yung sinabi ni Ninyo, di ba, na may Tagalamak, Malacanang nagbabayad sa mga vloggers, di ba? At alam ni Maharlika siguro na kasama siya doon sa listahan na nababayaran at si, di ba? Kung titingnan natin yung ano ni Ninyo Barsaga, Bongo talaga, walang ibang ano eh. Right? Eh, magsusumbong yung isang bayaran sa isa namang bayaran na nag-aaway sila. Nag-gets yung point ko, mga kalois? Nag-gets yung point ko? Diba? Nakonect natin ngayon itong si Ninyo Barsaga, yung sinabi niya at yung sinabi ni Maharlika, magsusumbong ka naman kay Bongo. So may say pala si Bongo sa'yo, Maharlika? Right? Pwede kang sabihan ni Bongo? Nag-gets yung point ko, mga kalois? Bakit nasabi niya ang Bongo? Kasi kung mag-aaway ko ni Banat Bay, kung wala naman kayong connection kay Bongo, bakit nasabi mo si Bongo? Oh, di ba? Galing sa bunganga mo, Miss Bongo. Right? Sino ngayon ang number one niyo, mga kalois? Ang number two kasi natin ay si Bongo. Sino ngayon ang iyong number one? Okay, sulat nyo dyan, mga kalois. Pero bago tayo magtuloy sa ating number one, very obvious naman ang ating number one, sagutin ko muna ito, mga kalois, ang ating katanungan. Okay? Ang ating katanungan po, okay, base sa inyong analysis, okay, observation and analysis, ang katanungan po natin, okay, pakisagot na lang dyan, mga kalois, naniwala ba kayong mga politiko din ng nasa likod ni Maharlika para pabagsakin si BBM? Okay, ang sagot ko dito, mga kalois, ay very obvious naman po. Okay? It's very obvious. The way na i-treat nila si Maharlika ngayon sa kanilang desperate moves, eh, very obvious. Okay? Mayroon po. Okay? Base sa aking analysis. Okay? Bakit, mga kalois? Eh, di ba, minention ko na sa itong mga five possible na mga puting ahas ni Maharlika. Nag-gets niyo point ko, mga kalois? Sabi ni Jane, si Andanar. O, bakit nasabi ko rin na si Andanar ang number one na puting ahas ni Maharlika? Okay. Bakit ko nasabi, mga kalois? Dahil nga dito sa ano na ito, bakit si Andanar ang number one? Kasi nga, mga kalois, kung titingnan niyo ulit, okay, yung ating vlog a month ago, okay, that was February 10, 2024, di ba? Tinakal ko na ito about Andanar and Maharlika. Okay? Dahil nga, yung si Enrile, okay, yung anak na Enrile, nagsabi na ito daw si, ano, si Maharlika at saka si Sas ay bayad ni Martin Andanar. Nasaan ba si Martin Andanar? Nasa China. Okay. So, idininay nila na hindi yan totoo. Okay, mga kalois, nasaan ba si Sas ngayon? Nasa China din, right? Paano ko nasabi, mga kalois, na malaking probability na totoo yung sinabi ni Katrina? Okay. Siyempre, hindi naman ano yan. Hindi naman na bobo yung mga nasa Malacanang din. Kasi nga, nung mga nalaman ni Maharlika sino yung tanggalin at sino yung i-appoint, di ba? Pwede kasing tinest nila. Lahat ng tao, tinest nila at nalaman nila na nakarating kay Maharlika dahil dito. Diba? Saka sila naglabas na itong si, ano, si Maharlika at saka si Sas ay bayad ni Martin Andanar. Right? Sila po ang nagsabi nun. Sabi ko, kung hindi yan totoo, bakit hindi kaya kasuhan it ni Martin Andanar itong nagsabi? Right? Kasi tahasan talaga. Ayun, nawala tayo. Bumalik na ba tayo, mga kalois? Pakitype naman dyan. Yan.
yan, Ernie, pwede ko na pong umalis dito, okay? Hindi ka na po welcome dito. Okay? Hindi ka pa po bingo sa iyong analysis. Sabi ni Caroline, between ninyo and Maharlika, I believe ninyo. Okay? So, nandyan pa ba kayo mga kalois? Jai, are you still there? Kasi napindot ko yung stop streaming eh. Paki-type naman dito sa comment section para malaman ko kung bumalik yung streaming natin. Kasi napindot ko eh. Okay, thank you, Ma'am Jane. So, ito mga kalis, bakit ko nasabi na smart yan? Unang-una, sinabi niya ni Enrile, di ba? Yung anak ni Juan Ponce Enrile, di ba? Na si Martin Adanar, bayad niya si Sas at saka si... si Maharlika. And nagtugma din yung ano natin na during the time of Duterte, bayad na itong mga vloggers na to. Sanggalin ng pera na yun. Hindi, kaling sa kaban. Right? Ang nakikita ko dito mga kalois, sino ba ang dating nasa Malacanang? Okay. Si Bongo. Si Martin Andanar. Diba? Sila yung nasa Malacanang. Sinabi ko to na noon na baka may access pa sila sa system na ginagamit ngayon nila Bongbong Marcos. Right? Yung form of communication nila. Diba? Baka may iniwan doon sa system nila nga. Okay? Halimbawa, mag-i-email kayo. Diba? Baka may nakalagay doon na magsisend ng kopya sa mga former na nandyan. Kaya nga sabi ko, baguhin nila yung system para walang makita. Okay? Pwede rin na mayroong mga hidden camera sa loob or yung mga recorder sa loob, 'di ba? Para maka-wiretap sila. Pwedeng ganun. May access ba si Maharlika doon? Wala. Sino ang possible or malaking possibility na may access noon? Sino ba? Eh yung mga former nandoon sa Malacañang. Nagets niyo yung point ko mga kalois? Right? Nagets niyo yung point ko. At bakit ngayon nasa China nga si Martin Andanar. Parang nagtugma yung sinasabi ng Dilawa na may mga deal itong si Duterte, dating Pangulo, sa China. Diba? May secret deal. Bakit magtatrust ang Chinese government sa isang Filipino tulad ni Martin Andanar na makapasok sa kanilang media? That's a question. Diba? That's really a good question. Bakit? Sabi ni Jai, bumalik ka na, Sir Ryan. Thank you, Jai. So, ano mga kalois? Agree ba kayo? Na para sa akin, ang number one na puting ahas ni Martin Andanar, ni Maharlika, ay si Martin Andanar. Yan o, nagkita naman talaga sila before. At parating inuulit ni Maharlika na ilang beses siyang gustong offeran ni Martin Andanar ng posisyon. Di ba? So, ang laki ng tiwala ni Martin Andanar kay Maharlika. Nagets niyo? Ilang beses daw siyang inooffera ng posisyon. Ayaw lang niya. Nagets niyo yung point ko mga kalois. At bakit nga nasabi ng Malacañang na si Andanar ang nag-feed kay Maharlika? Kasi nga, si Andre Andanar ay dating nasa Malacañang. Pwede nga, di ba? May access sila dun sa system pa rin. Pwedeng maglagay sila ng mga, mga hidden camera or mga, right? So, tumugma nga yung sinabi ng Malacañang ngayon dun sa ating analysis. So, ayan. Ayan po ang ating limang puting ahas. Okay? Ni Maharlika base sa ating analysis. Number 5, si Sara Duterte. Number 4, si Attorney Vic Rodriguez. Number 3, si Aimee Marcos. Number 2, si Bongo. And number 1, si Martin Andanar. Pag sinabi ni Maharlika, ang mga dating come on. Okay? Isang staff magbibigay sa'yo ng information? Come on!
the possibility is very less na isang ordinary staff na wala man lang link sa mga dating mga powerful na politiko ang magbibigay sa inyong information, Maharlika. Ganun ka ba ka-importante sa staff na yun? Or mas importante ang trabaho niya? Right? Huwag kang mangluloko na isang staff ang magbibigay sa inyong information. Isang malalaking mga tao ang nagbibigay sa inyong information. Yung may access pa rin ngayon sa Malacanang. Pero, yun nga, bumingo ka man dun sa mga ibang expose mo. Pero alam kong hinahaluan mo na siya ngayon ng fake news kasi alam mo, ang mga viewers mo ay uto-uto na. Okay? Nakuha mo na yung tiwala. Para kang scammer. Nakunin mo na ang tiwala dun sa biktima. Saka titirahin. Right? Pero, nung una pa nating pagkikita, narami na akong katanungan sa isipan ko. Bakit sinabi mo na baka darating yung time na bubuldyakin kita? Kasi alam po sa sarili mo, marami kang tinatago at alam mong sa sarili mo na hindi ako kagaya mo. Okay? Alam mo yan. Kaya mo siguro nasabi yun. Okay. So, yan po ang ating analysis, mga kalois. Ano sa tingin nyo? Paki-comment na lang dyan, mga kalois. Kung hindi ka nakaabot sa ating live discussion, din na lang sa comment section, mga kalois. And maraming salamat talaga sa aking mga moderators na nandito pa rin, mga kalois. Sabi ni Caroline, Maharlika will have her time with First Lady Liza. According to a source in PCO, nag-iipon lang sila ng mga cases. The more, the better. Actually, mga kalois, nakarating din sa akin na itong si Sas, I mean, nag-aabang na rin na kaso. Dahil nga doon sa expose niya o yung mga akusan niya kay Mel Robles at saka kay Thinking Pinoy. Okay? Yun yung nakarating sa akin. Okay? Sa message. Abangan natin yan, mga kalois. Anyway, maraming salamat talaga sa inyong time. Alam kong Saturday dyan, siguro yung iba. Anyway, yung iba nasa bahay lang. For sure. Kasi tomorrow, Easter Sunday, ay maliligo siguro kayo. Pero thank you ulit sa inyong time, mga kalois. If you really like this video, please hit the like button para hindi tayo ma-shadow ban. And please share na rin, mga kalois. Okay? Kung agree kayo sa aking analysis about dun sa limang puting ahas ni Maharlika ayon sa ating analysis. So, thank you again, mga kalois. Ako pala si Kaloy Roy ng baguanglipunan.com na parating nagpapaalala sa aking mga viewers na dapat hindi tayo maging panatiko sa mga politiko kasi nga ang motto ng mga politikong ito, there's no permanent friend or enemies. Okay? Only permanent interest. Kaya dapat mag-isa kayo, ipaglaban ang interest ng taong bayan. So ingat, mga kalois, and hope to see you sa susunod natin na live discussion.